So, tips lang sa inyo mga kalipad, pagka ang charol nyo, plastic, ganito, kagusot-gusot, ang kailangan nyo lang gawin dyan mga kalipad is basahan. Tapos, ganun nyo ng madiin. Dinay nyo ng ganun. Punas-punasan nyo lang yan mga kalipad hanggang sa mawala yung gusot nya. Hindi natin mapuperfect yan na mawala yung gusot, pero at least mabuwasan natin yung kanyang gusot. So pag kinagdi na natin yan at kinatulan, mababana na yan mga kalipad at mawawala na yung kunting gusot nya. Kaya nakikita yun sa mga pambalot natin is parang pinalansya. Levi's 5 buwan. Napakangas. So ganito lamang yung pinagbabawal na teknik na ginagawa natin para mawala yung gusot ng mga plastic. Dinay nyo lang ng napakadiin. Pag binalot na natin yan mga kalipad, makikita nyo mawawala na yung mga gusot na yan kasi mamabanat na. So ganun lamang ang teknik mga kalipad. So ituloy nyo na natin to. Una muna nating buuin yung pambabalot natin sa ating tura-tura ng mga tae bago natin isalpak. So let's go. Ayos! Napakangas! So, what's up mga kalipad? So, andito na naman tayo. Ayos! Napakangas! Ang init ng panahon mga kalipad. Kaya ang gagawin natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano magbalot ng guryon. Napakangas! Para lipad agad yung mga guryon nyo. So, bago natin tumpisan mga kalipad, ilapag muna natin ang ating team kapalipad na pwede nyong isubscribe. Ayos! At kung magustuhan mo man itong ating vlog, huwag mo kakalimutan yung like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. Click na yung notification bell para updated ka sa mga saranggola vlogs na i-upload pa natin ayos. So, umpisa na natin to. Let's go! So, mga kalipad, ang first step sa pagtatagpi ng mga plastic para hindi gusot-gusot yung mga plastic nyo at pogi pa rin is, ang una, sukatin nyo muna dun sa guryo nyo yung plastic na gagamitin nyo para walang masayang na plastic. Tapos, itip nyo lang siya. Wow. Ito yung gitna natin, puti. Itip nyo lang yan na nakabana, tapos ganyan lang yan. Lagyan natin ng space na maliit, tapos ikatol ikasis. Napakaangas. O ganyan lang, itip ulit natin yan para muna. So let's go. So yan mga kalipad, oh, naitip na natin yung violet o purple. Bihalaya, sarap kagatin, baka kagatin ni kalipad na aris. Tapos sunod natin tong orange. Ganun lang din mga kalipad, maliit lang na overlap para pagkakatulan. So una muna, itik muna natin lahat, saka natin katulan. So buuin na muna natin tong para sa pakpak ng tura-tura ng mga tae natin. Sabi ko nga sa inyo mga kalipad, pag ang tae nabihisan, pogi, ayos. Let's go. So ganito lamang natin yan ikakatul mga kalipad. Pagka sa charol, tamang dampi lang. O kahit babado nyo, pero tamang dampi lang para ano, di masira yung plastic nya. Pero pagka color garbage bag, tamang dampi lang din yun mga kalipad, madikit yun. Ito, pagkatapos natin ikatol, may teknik pa akong ituturo sa inyo. So ikatol muna natin. At lagyan ng sounds. Anong gusto mong sounds, Reyes? Skiri! Skiri! Ayos! Napakangas! So katulang lang natin to, Reyes. Bagyong pagkatulang. Asis! Katul! Asawa ni? Katul! Kasis! Asistor! Asistor! Pagka sa charol mga kalipad, ang gamitin yung katul, itong itim. Kasi yung baga nito mga kalipad, hindi siya nauubos. Dire-diretso yung apoy niya, pero pag yung mga violet, madaling mamatay yung baga nun mga kalipad pagka sa charol. Kasi ibang klase itong charol mga kalipad, napakakapal. Mas makapal pa sa mga kapitbahay nyo. Ayos, natangas. Ito tamang katulang mga kalipad. Kahit may alawan siyang pagkakatul nyo mga kalipad kasi may teknik akong tuturo sa inyo. So nilalagyan ko ng alawans mga 1 cm yung dampi ng katol para makagawa rin kayo ng guryo nyo na disente yung pagkakabalot. Napakapugi, pugi 150. So paano natin ito kinatulan, ganun lang din sa kabila. So let's go. So yun mga kalipad, tapos na nating katol. So susunod naman natin, kakasis natin.
sikat tol. Kasis. Something din mga kalipad para mas matibay yung mga pambalot nyo sa charol pagkatapos nyo katulan ikik nyo. Ganun din sa color garbage bag. Para mas matibay siya. Hindi siya maalis kahit bagyong hangin. So ngayon, alam nyo na yung aking mga pinababaan ng technique. Tapos pagkatapos yung itib, ganito nyo para mas madikit, hindi siya maalis. Tamang hipo lang. Kung may mabasahan kayo, mas maganda. Ipuhipuin lang natin, baka lumabas yung genie, ano, Riz? Pagpipilin sa aris ng tatlong kailingan, kiling siya ng gawin niyang, gawin 10 kailingan. Yung tatlong kailingan mo, napakatalino mo, Riz. Ibang klase. Gagamitin yung tip mga kalipad yung ganito kakapal. Meron yung maliit yung kalahati nito, ang bilhin nyo yung ganito kakapal mga kalipad. Para mas matibay. Hindi siya basta-basta maalis. Kasi yung mga scotch tape, pag inano nyo sa plastic, mas madikit yan. Huwag lang kayong bibili yung mga nasa tindahan, yung tigdodos. Mahina yun mga kalipad. Para sa mahinang nila lang lang yun. Maalis. Maalis agad yung mga tape nyo. Tignan nyo, napakakapit, dumikit. Bibili kayo ng tape mga kalipa, yung brand nya sticky, para napaka sticky, matikit, ayos, napakangas. Salamat sa mga sponsor natin ng plastic, sa mga ano idol natin dyan sa Bulacan, mga Pandi Boys sila, Idol Louis Marquez at si insan nya si Idol Adam Darski, napakaangas. Sana sa susunod na video, tumatanggap ako sa GNT. Napakaangas. Sana sa susunod, kumpletuhin nyo na yung lahat ng kulay. Kung sa mga gusto mag-sponsor dyan ng plastic, kontakin nyo lang ako. Ibigay ko sa inyo yung address at pabadalan nyo para napakaangas. So yun, tapos na natin siyang i-tape. So ngayon, ididikit na natin siya sa ating guryon. Para napakaangas. At tuturuan ko kayo kung paano maging banat na banat yan sa inyong mga guryon. So let's go! So yun mga kalipad, ito na yung ating tora-tora. Tora-tora ng mga tae. Puno na kasi siya ng ihiya tae. Kaya papalitan na natin ng pambalot. So hover na natin mga kalipad. In 3, 2, 1, mali! In 3, 2, 1, let's go! Yun mga kalipad, nahubadan na agad. Wala nang pero-pero, hubad agad. Ayos, napakaangas. So balutan na natin sa race. Lagi lang natin dyan dito. Ito guys. Napakangas. Pero syempre ito pa yung muna natin yun. Kunin natin yung sentro nya. Yung plastic race. Ang itutupin natin. Ay yung guryog. Yun. Makuha natin yung sentro nya. Para pantay. Yun lang. Pasikuin. Para makuha yung sentro mga kalipad. Para pantay yung kanyang mga design. Hindi siya ginawang paa. So ngayon nakuha natin yung sentro guys. Bukutin natin. Tapos didikit na natin yung race. Yun, nakuha na natin yung sentro nya. So, susunod na gagawin natin dyan mga kalipad is ipitik natin tong mga tali, magkabilaan, tapos ibabalot na. So, itik na natin yan kasi kailangan natin ng tulong ni kalipad na aris. Hindi natin matitip yan mag-isa. Pero na lang kung gamitan natin ang pinagbabawa na teknik, so itik na natin. At balutan na, let's go! Yun mga kalipad, naitik na natin. So, susunod na ngayon, kakatulan natin yan. Kaya nga nang sabi ko sa inyo mga kalipad, pagka nagbabalot tayo, inumuna natin sa ulo. Kasi? Baho. Mabaho ang ulo? Mabaho ang puwet.
Kaya sa ulo namin lagi yung umpisahan. Yung sa puwet, hindi natin sinagad yung puti. Kasi una muna nating babalutan dyan yung mamaya, malalaman nyo. So, tutok na natin to. Kaya natin sa ulo. Ganito lamang pag-ubalot mga kanilo, pagka-charol dyan, oh. Pakita mo yan, Res. Alam nyo yan, yung sa ulo, dito nyo partihin. Ganito nyo gugutingin yan, oh. Huwag nyo isasagad, tapat lang nung kawayan. Pati rin dito sa kabila. Tapos dito, dito naman na part. Dito nyo gugutingin sa part na to, yung tapat niya. Tapos dito naman, dito na part. Ganyan, oh. Oh. Tapos dyan, mamaya na. Pati rin dito sa kabila. Tapat nyo lang dyan sa may kawayan. Para hindi mahirapan yung mga pambalot nyo. Para maging banat na banat. Levi's 501, napakaangas. So, katungan natin to race. Buntingin lang natin ng ganyan. Lagyan nyo lang lagi ng allowance times 2 yung mga pambalot na gagamitin nyo. Kasi guguntingin nyo lang din yan mamaya. Pag pipinis yung touches nyo. Okay lang sobra, wag lang kulang. Kasi pangit magdugtong ng plastic pagka nabitin yung paggugunting nyo. Kaya pagka nasobraan, kailangan yung pasobra lang. Gaya nga nang sabi ko sa inyo mga kalapad, pagka sa charol ang ikakatol nyo, gamitin nyo yung itim na katol. Kasi hindi basta-basta namamatay yung baga nyan. Tamang ganun lang, oh. Butasin nyo lang yung nasa ibabaw na charol. Tapos, ganito. Butasin nyo yung nasa ibabaw. Tapos, idampin nyo ganun. Oh, madikit na yan mga kalipad. Pero kung matatanggal yung mga charol nyo, panoorin nyo yung tutorial ko kay Dragon Balls noon. Kung paano patibayan ang balot ng inyong mga guryon. Para umabot ng dekada yung mga guryon nyo. So, balutan lang natin to race. Para palipad na. At makita kung pugi ba. Let's go. Okay mga kalipad, nabalutan na natin yung kanyang ulo. So sa pangalan, pakita mo dito guys. Kapit ka rin sa akin. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina. Dito nyo itapat naman sa part na hindi mababangga ng kawayan yung plastic nyo. So pag ito, example dyan. Pasobra natin. Tapos pag ididikin natin yan, gaganyan, oh. Papasok nga dun sa kawayan, hindi siya sagabal. So ito, gutingin lang natin na paganyan, huwag natin sasagad para hindi siya tuloy-tuloy na punt doon. Ganyan lang mga kalipad. So ibabaw na natin to, let's go. So yun mga kalipad, oh, nabalutan na natin. Napakangas ng kulay, Ray. Sarap kagatin, napakangas. So humina na yung hangin mga kalipad. Paliliparin na sana natin. Kaso sa susunod na vlog na natin to paliliparin. So sana yung nasundan nyo yung ating tutorial mga kalipad kung paano balutan yung mga guryon nyo ng napakangas. So dito na natin tatapusin itong ating vlog sa araw na ito mga kalipad. So kung may natutunan ka sa vlog natin, huwag mong kakalimutan yung like. At kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na at click na yung notification bell para updated ka sa mga saranggola vlogs na upload pa natin ayos. So hanggang dito na mga kalipad, basta may ampas ng hangin, magpapalipad tayo. Let's go!